Welcome to K-Catalog. For number 11, check muna natin yung mga options natin. Number 1, Kekuteyo, meaning clean or malinis. Hanjokkeyo, ito po yung ating mga secluded area or yung liblib na lugar. So, sa English, pwede natin sabihin quiet area or quiet place. And then, Shikurowoyo, noisy, maingay. Harumdawoyo, beautiful. Yan. Sabi sa statement natin, Shigorun chagaman siyang ko namogamana sogonggiga blank. Dun daw sa countryside, there aren't many cars. So, wala daw masyadong sasakyan. And, namogamana. So, there's a lot of trees. Maraming puno. Kaya naman, that's why, the air, gonggiga, yung kanila hangin ay blank. So, yung pinaka-fit dyan is yung malinis na hangin. Kekuteyo. So, number 12, again, check muna natin yung mga pagpipilian. Notice nyo na naka-past tense na yung mga options natin. Number 1, chisuhesoyo, meaning cancelled. Chigakesoyo, was late. Chijakesoyo, started. Dungnokesoyo, registered. Now, check natin yung statement. Achime nukke irona hakyoe blank. Sabi niya, late akong gumising nung morning, kaya ano yung nangyari? Malamang siya ay na-late. At na-late ako sa school. Again, I woke up late in the morning and was late for school. 13 and 14, instruction. Daum bogirul chamguhayo mit julchin bubungwa uimiga bisithan gosul kurushiyo. So, pinapapili po ulit tayo. This time, yung similar naman daw po ang meaning nung naka-underline na salita. So, check natin yung ating example. Sabi ni Ga, Jongwon i jinjaya puneyo. Jongwon, ibig sabihin po niyan is garden. Okay? So, from the word yepudap, ang ganda daw nung kanilang garden. Oh, your garden is really pretty. And then, sagot nung kausap, Ne, omo ni keso, jongwonul, blank, gakusyos soyo. So, if manotice nyo, ginamit yung keso and shida. So, naka-ano lang yan, past tense. So, naka-shos soyo. So, naka-honorific form siya. And dito, from the word gakuda, ibig sabihin po nyan is, to grow or to raise, or in case dito sa garden, cultivate, no? So, ibig sabihin, to take care, kumbaga, yung garden. Sa paanong paraan? So, tingnan natin yung mga pagpipilian. Kuyapke, doropke, arumdapke, masitke. If manonotice nyo, lahat po ng pagpipilian natin ay adjective. And meron siyang grammar na ge. So, if matatandaan nyo yung ating grammar na hyongyong sa plus the grammar ge, ito po yung adverb, mga adverb na nag-end usually sa li. Yung quickly, slowly, yan, beautifully, deliciously, yan. So, yung sagot dito is number 3, arumdap. Okay, from the word arumdapta, beautiful. So, yung sagot niya, ne, omonike sojongwanil arumdapke, kakusyosoyo. Sabi niya, yes, my mother took care of it beautifully. So, past tense na, no? Took care of it beautifully. Okay, so, bisithan, similar meaning. So, yepuda, pretty, arumdapta, maganda din po yung ibig sabihin yan. Pareho sila na beautiful, no? Similar. Number 13. Ibon shihomi oryawoso, nopun jomsurul banneng gosun, shipji angkesoyo. Sabi po dyan sa Tagalog, itong exam na ito ay mahirap, kaya sa tingin ko, hindi madali ang makakuha ng mataas na score. Sa English naman, this exam is hard, that's why I think it's not easy to receive a high score. Okay, so check natin kung ano yung sinagot. Sabi niya, ne, ibon si homi, antoraguyo. So dito, ang may underline is yung shipchi. Yan. So, yung ating root word dyan is yung shipta. Okay? Shipta, yan yung hahanapan natin ng similar na meaning.
check natin yung mga pagpipilian. Oryopchi, so if manotice nyo, dahil may G yung kadugtong ni Shwipta, so yung mga pagpipilian din ay may G sa dulo. Okay, we have those G as well at the end. So, Oryopta, hard. Bukchaphada, complicated. Chemita, fun or interesting. Manmanhada, this one is easy. Okay, so dahil again, similar yung hinahanap natin, number 4 yung magiging sagot natin. So, check natin yung ginamit na grammar. So, dito, ang ginamit dyan na grammar is yung verb or adjective plus gianta. Okay, gianta plus may kasama pa na doraguyo. Doraguyo. Okay? So, bigyan natin ng idea kung ano ba si grammar na doraguyo. Ginagamit mo po yung grammar na yan if you want to express something na inaalala mo kung saan ikaw mismo yung naka-experience. So, nakita mo directly, narinig mo, na-experience mo, naramdaman mo. Kaya yung sagot niya dito, sabi niya, Ne, ibon si homi, manman haji, antoraguyo. So, meaning, this person also experienced it directly. Nakapag-exam din siya ng the same na exam na tinake ni Ga. Kaya nasabi niya yan. So, sabi niya, hindi nga daw madali. So, yan po yung ating number 13. Now, for number 14, Gu yori sanen tuyonan ng nyogel kajiku winnonggok katayo. Sabi niya, sa tingin ko, yung chef na yon ay meron siyang excellent ability. So, sa English, I think that chef has an excellent ability. So, again, ano po yung may underline natin? Yung tuyonan. So, from the word tuyonada, it means great or excellent. Ayan. So, ano po ba yung sinagot ng kausap? Sabi ni, Nina, Ne, 평범한 재료를 가지고 최고급 음식을 만들어내는 능력이 있더라고요. So, unahin natin yung 평범한. Ibig sabihin po ng 평범한, ordinary 재료 ingredients. So, with ordinary ingredients, so he can make 만들어내는. Kaya niyang gumawa ng 최고급 음식. 최고급 음식 means high quality. Okay? High quality food. So, ano yung pinapahanap sa atin ulit? Yung similar, no? Nung may underline word. So, tuyonan. Check natin yung mga example dito or options pala. So, tugihan, ibig sabihin po niyan is unique or special. Geurun, from the word geuruda means lazy. Tagwodhan. Tagwodhan means outstanding or excellent or exceptional. Ayan. Bujokhan, ito po yung kakulangan. So, ito yung lack or insufficiency. So, yung ating magiging sagot, ang similar dyan is yung number 3. Okay? So, yun yung sagot niya, no? Meron nga daw siyang exceptional na ability. Numbers 15 to 22 instruction. 다음 대화의 괄호에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르시오. So again, we just have to choose the best answer for the parentheses. So check natin number 15. 사비 니가 여보세요. 거기가 네 맞습니다. 대형 마트입니다. So check natin yung pagpipilian. 대형 마트이네요. So ano po ba yung gamit ni Neo? Ginagamit mo siya to express something that you have learned for the first time. Or, kung ano man yung gusto mong sabihin or iniisip is different dun sa expectation mo. Okay? Number 2. Taehyung mathi jiyo. So, jiyo, this one is to confirm. Ginagamit mo yung grammar na yan if you're going to confirm something. Number 3. Taehyung mathi il kayo. So, il kayo, when you're asking
the opinion or the thought of the other person. Number 4, dayong matiyasoyo. So, yosoyo, naka-past tense po yan. That was or was that since patanong siya. Okay? So, dahil ang sagot is ne, masam ni dayas, that's right. This is dayong mat. So, ibig sabihin, kino-confirm ni ga if tama ba na dayong mat yung kanyang tinawagan since nag-hello siya, no? So, ang sagot natin is number 2. Number 16. Nalshiga bigawol ko katsiyo. Yung panahon sa tingin ko ay uulan na. Tama ba? So, Gio, again, confirming. Sa Tagalog, tama ba? Or di ba? Sa English naman, ito yung right or is it, isn't it? So, dito, yung expression na yan sa English, parang sinasabi niya is, the weather looks like it's going to rain. Right? Yun. Tapos, sumagot sina. Ne, quote, biga, blank. So, yung got po dyan, ibig sabihin soon. So, nag-agree siya, no? Yes, sabi niya. So, soon, malamang, ang gusto niya sabihin, soon it will rain. Or, I think it will rain soon. Kasi nag-agree sila pareho. So, check natin number 1, ulkeyo. So, yung ulkeyo, we have the real keyo grammar. So, dongsa plus ul or real keyo. Again, I can only use this grammar if the doer of the action is me. Okay? If ako ang gagawa ng action, then pwede kong gawin yung ulkeyo, real keyo. But if it's the other person na gagawa ng action, then hindi po siya pwedeng gawin. Or hindi siya pwedeng gamitin. So dito, mali po yung number 1. Number 2, one na bayo. So naka-past tense na po siya. Ibig sabihin, dumating na. So na bayo, I think din po yan. So, I think dumating na yung ulan or umulan na. So, mali din. It's wrong kasi paparating pa lang eh. Okay? They are still assuming. Number 3, ulgot ka tayo. Ayan, ito po yung possible na pwedeng sagot. Uulan. Sa tingin ko ay uulan na soon. So, mark natin yung number 3. Number 4, omion duergok ka tayo. So, ito, pag ito yung ginamit mo, parang ikaw yung nagde-decide kung kailan darating yung ulan or hindi. Parang gusto mo diyang sabihin is, kasi from the word dweda, yan, so pwede na. Parang sinasabi mo, oh, sige, pwede nang, sa tingin ko pwede nang umulan. Okay? So, ang sagot po natin is number 3. Number 17, oje naje mubo sulhesoyo. So, first, yung naje po, ibig sabihin yan is daytime. So, the question is, yesterday, what did you do? Sagot ni na, adrege computer blank. So, to my son. Okay, to my son, with the computer, anong ginawa niya? So, if manotice nyo, yung ating root word po is, garuchida. So, garuchida, ibig sabihin po is to teach. So, dito, garuchil ko yeyo. Future tense, will teach. Garucho, jossoyo, thought. So, paano po yan naging thought? Yung a, o, he, juda na grammar, yan po is dinudugtong mo kay dongsa or kay verb. So, you use this grammar when you are doing a specific action, not for yourself, but for another person. So, yan. Garucho, jossoyo. Naka-past tense lang yung juda, kaya siya naging wassoyo. Next, garuchiji maseyo. So, yung ji maseyo, do not teach. Then, garuchigo shippoyo, want to teach. Ko shipta, want to teach. And dahil nga ang question is oje, yesterday, and take note, naka-past tense na. So, dapat ang sagot natin is yung past tense na rin. Garucho, jossoyo. So, ibig sabihin ng sagot ni na dyan, adrege computeril garucho, jossoyo. Ibig sabihin, I taught my son how to use a computer. Okay? Tinuruan ko siyang mag-computer. Number 18, puntahan muna natin yung pagpipilian. Check nyo and notice na ang root word is boda. Boda. It can be see, pwede ding look, or watch.
So, depende sa pagkakagamit sa kanya sa sentence. So, dito, take note na ang sabi is Yonghwa. Yonghwa means movie. So, mas maganda siguro na isipin natin is watch yung meaning. So, dito, Buseyo. Seyo, useyo grammar. Use this when you have a request or suggestion. So, please watch. Wasoyo, this one, past tense, watched. Ibig sabihin, napanood na. Bulleyo, real leyo grammar, asking the opinion or thought of the other person. So, dito, pwede nating isipin na ito ay would. Tapos yung kausap mo, would you like to watch? Yan. Then, buryoguheyo, ryoguhada grammar. You use this grammar if you have plan or you think of an action that you are planning to do. Okay? So, plan to watch or think of watching. So, dito, balikan natin yung sabi ni Ga. So, abgunago kachi yonghwa blank. So, tinatanong niya if together daw na manood sila ng movie. So, since tinatanong niya yung kasama niya, yung number 3 yung pinaka magfi-fit na sagot dyan. Okay, so yung sagot ni Na, I'm sorry, I have other schedule. Okay, so number 3 po. Number 19, check muna natin ulit yung mga options. Opa, brother, nuna, sister, aboji, father, haraboji, grandfather. So dito, sabi ni Ga, tinawag niya, no, kung sino man yung kanyang tinawag dyan. Chalginesha soyo, how have you been? Pero take note dito na meron tayong ushida or shida na grammar na naka-past tense. So, itong grammar na to is yung ating honorific. So, you use this grammar when you are talking to or talking about a person na mas mataas sa'yo or mas matanda sa'yo. So, when you are talking about or talking to elders or someone who is higher than you in case of position. Okay? So, dito, may idea na tayo na honorific siya. Ang sagot, check natin. Jajine tanda, uri sonja mani kokkuna. So, dito, sonja. Sonja po is grandson. So, dahil si grandson yung tinawag niya, malamang, yung siga, ang tinatawag niya dito ay si Haraboji. Okay? So, sabi niya, I'm doing well. My grandson, you have grown a lot. Sabi niya. Okay, ang laki mo na, sabi niya. Changwani yeppun jojibun suwashi jibiyeyo. Yung may magandang garden na bahay doon, kay suwa bang bahay yon? Okay, so is that suwa's house? The one with the pretty garden there? Okay, so dito, sagot ni na, aniyo, no, and then, ama, ti and she, blank. So take note natin si ama. Ama means probably or maybe. Okay, probably or maybe. So, meaning, si Na is not 100% sure. Okay? So, not 100% sure sa kanyang sinasabi. So, that's why may ama. So, dito, jib i jio. Again, yung jio is grammar na nagko-confirm. Okay? So, usually, patanong yung gamit mo dyan. Then, jibim nida. So, is. So, is a statement, no? Ending siya ng statement. And imnida is same with iyeyo, yeyo. So, ito yung mga verb to be. So, is po yan. Jibi yosoyo, past tense lang po siya. So, was po siya. And then, jibil ko yeyo. So, this one, real ko yeyo. Pwede niyong isipin na ito ay future tense. Pero, in this case, ang magiging gamit po ni ilkoyeyo dyan is not future tense but also is. So, ngayon, ang pagpipilian natin is yung number 2 and number 4. Alin dyan sa dalawa? And dahil nga sabi ko kanina, take note nyo tong si Ama. So, dahil hindi siya 100% sure na bahay ba yun ni Tien or hindi. So, it's either 2 or 4. In this case, number 4 po ang tamang sagot. Kasi pag si Imnida yung sinabi mo, it's like saying na 100% sure ka na iyon ay bahay ni Tien. Okay, since hindi naman, may ama siya, number 4 po ang sagot. Anyo ama Tien si Chibil Koyeyo.
No, maybe, or probably it's Tien's house. Thanks for watching.